ang matapang na si Will at ang Genie. Sa isang magandang nayon na may maraming mga halaman at mababait na mga tao, may isang maliit na batang lalaki sa nayon na may pangalang Will. Siya ay 6 na taong gulang. Siya ay matalino, aktibo at mabait sa kanyang mga kababata. Ang kanyang mga magulang at mga teacher ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang mabuting asal at ang kanyang katalinuhan. Si Will ay may matalik na kaibigan na may pangalang Jack. Sina Will at Jack ay laging hinahangaan ng kanilang mga magulang sa kanilang pagkakaibigan. Araw-araw silang sabay na pumupunta sa paaralan, mag-aaral at bumabalik sa kani-kanilang bahay. Tulad ng karaniwang araw ng hapon na iyon, sina Will at Jack ay nakabalik mula sa paaralan. Pareho nilang naabot ang bahay ni Jack. Paalam Jack, magkita ulit tayo bukas! Nagpatuloy sa paglalakad si Will habang humihimig ng kanyang paboritong kanta. Sa kanyang paglalakad pabalik ay may nakita siyang makinang na bagay sa damuhan. Sabik na sabik si Will na malaman kung ano ito at kinuha niya ang makislap na bagay. Ito ay isang magandang lumang lampara. Gusto ni Will na iuwi ang lampara sa kanilang bahay. Umuwi siyang bit-bit ang magandang lampara at inilagay niya ito sa mesa. Tulad ng nakasanayan, masayang tinapos ni Will ang kanyang takdang aralin. Natapos niya ang kanyang mga aralin na tuluyang nakalimutan ang tungkol sa lampara. Isinara niya ang kanyang aklat at may biglang umagaw sa kanyang atensyon at nilingon niya ito. Ito ay ang lampara. Ang lampara ay kumislap muli at tuluyan nitong naagaw ang atensyon ni Will. Nilapitan ni Will ang lampara at inobserbahan ang lampara sa lahat ng panig nito. Habang inoobserbahan niya ang lampara, nakuskus ni Will ang mga gilid nito. At dahil dito, may asul na usok na may katawang tao ang lumabas sa lampara. Nagulat si Will na makita ang kakaibang nilalang na lumabas sa lampara. Gulat pa rin si Will sa kanyang nakikita ngunit inusisan niyang mabuti ang nilalang na lumabas. Sa kabilang dako, ang kakaibang nilalang na ito ay malugod at masayang makita si Will. Kumusta Will? Ako si Genie. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng kalayaan mula sa lampara. Nang mapakinggan niya ang magiliw at mainit na pagbati ni Genie, si Will ay naging komportableng kaharap ito. Pero siya pa rin ay interesadong malaman kung sino talaga siya. Kumusta Genie? Ako si Will. Sino ka? Bakit ka nasa loob ng lamparang ito? Si Genie ay naging tapat at sumagot na, Nanatili ako sa lamparang ito. Ito ang aking bahay. Ngunit para lumabas sa lamparang ito, dapat may magkuskos sa lampara. At tawagin ako para makalabas. Sa maraming taon, walang tumawag sa akin at ako ay nakulong sa lampara. Ngunit ngayon, binigyan mo ako ng kalayaan dahil sa pagtawag mo sa akin na lumabas mula sa lampara. Ako ngayon ay magiging tapat sa iyo at ang magiging panghabang buhay mong kaibigan. May kapangyarihan ako at maibibigay ko sa iyo ang anumang hihilingin mo. Sabik na sabik si Will na pinakinggan ang mga sinabi ni Genie. Totoo ba? Ibibigay mo talaga sa akin ang anumang kahilingan ko? Oo, syempre. Gusto kong gawin iyon. Kailangan ko ng bola para laruin. May bibigay mo ba iyon sa akin? Syempre. Bakit hindi? Si Genie ay pinitik ang kanyang mga daliri at may bolang biglang nagpakita sa kamay ni Genie. Binigay niya ang bola kay Will at tinanong niya kung ano pa ang gusto nito. Sabi ni Will, Di ba sabi mo magkaibigan na tayo ngayon? Kaya halika at maglaro tayo. Wow! Sige! Maglaro tayo! Sabi ni Genie. Sina Will at Genie ay naging mas malapit sa isa't isa sa lumipas na mga araw at sila ay naging matalik na magkaibigan. Lumipas ang mga araw. At isang araw tumatakbong pinuntahan ni Jack si Will at sinabi ang balita na ang lahat ng kanilang mga kaibigan ay nawawala mula sa nayon. Nagmamadaling tumakbo sina Will at Jack papunta sa nayon para makakuha ng impormasyon mula sa mga magulang. Ang mga taga-nayon ay ipinaalam kay Will na nagsimulang maganap ito noong nakalipas na linggo at madaming mga bata ang nawawala. Napalingon-lingon sa paligid si Will
habang iniisip kung paano hahanapin ng mga bata. Mabilis na tumakbo si Will pabalik sa kanyang kwarto habang nag-aalala. Tinawag niya si Jeannie at ibinahagi ang sitwasyon sa kanya at humingi siya ng tulong dito. Nagbigay ng ideya si Jeannie kay Will na gamitin ang kanyang kapangyarihan para mahanap ang lokasyon ng mga nawawalang bata. Sinabi ni Jeannie kay Will na hanapin ang lokasyon kasama ang kanyang mga kaibigan para masiguro kung ang mga bata ay totoong nandoon. Sina Will at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa lokasyon na sinabi ni Jeannie. Ito ay isang kuweba na malapit sa Nayon at nakita nila ang kanilang mga kaibigan mula sa malayo gamit ang mga binokulo. Bumalik si Will sa Nayon at sinabi niya sa mga taga-Nayon ang lokasyon kung saan nila nakita ang kanilang mga kaibigan. Naging galit na galit ang mga taga-Nayon at inuha ang anumang mga kagamitan na kanilang nahanap. Agad nilang sinalakay ang kuweba at nang nandun na sila, mayroon isang mangkukulam na siyang nagkulong sa mga bata sa kuweba. Ang mga galit na taga-Nayon ay sinugod ang mangkukulam dahil sa kanyang masamang ginawa. Natakot ang mangkukulam sa galit ng mga taga-Nayon at tumakbo siya palayo sa Nayon. Tumatakbong niyakap ng mga bata ang kanilang mga magulang at sila'y muling nagsama. Naglakad sila pabalik sa Nayon at ang Nayon ay muling naging payapa. Si Will at si Jeannie ay maligayang nag-apiran pagkatapos ng kanilang tagumpay. Noong unang panahon, mayroong isang maganda at mabait na babae na nagngangalang Cinderella. Namatay ang kanyang ina noong siya ay bata pa. Naiwan sa kanya na mag-alaga ang kanyang ama at ang mga kinakapatid niyang babae dahil ang ama ni Cinderella ay 2 beses na nagpakasal. Ngayon, ang mga kinakapatid ni Cinderella ay hindi siya minahal at sila ay masama sa kanya. Sa kanyang pagtanda, pinagtrabaho siya bilang katulong at tinrato ng masama. Isang araw, naimbitahan sila sa isang malaking pasayawan sa palasyo ng hari. Ito ay nangyari noong 17 kulang na si Cinderella, kung saan imbitado lahat ng babae na nasa tamang edad sa buong kaharian. Ngunit, hindi pinayagan ng tiyahin ni Cinderella na siya ay makadalo. Pinagawa niya ito ng mga damit para sa sayawan at pinakulot ang buhok ng mga kapatid nito. Pinutusan nila siya buong magdamag. Pinunit nila ang ginawang kasuotan ni Cinderella at binato sa apoy. At sila ay nagpunta sa pasayawan. Iniwan si Cinderella na nag-iisa sa bahay. Siya ay nalungkot at nagsimulang umiyak nang siya ay mawawalan na ng pag-asa. Isang diwata ang lumitaw at sinabi, "Minamahal, huwag kang umiyak, Cinderella. Dadalhin kita sa pasayawan. Wala akong kasuotan na maaaring masuot para sa pasayawan. At ang aking tiyahin at mga kinakapatid ay iniwan ako dito mag-isa. Huwag kang mag-alala, mahal. Kaunting mahika lamang at pagtitiwala, kaya nating gawin ang imposible." Bipidi-bopidi-boo! Winagayway ng diwata ang kanyang mahiwagang istik at nagpalit-anyo na si Cinderella. Naging magandang damit ang kanyang mga lumang damit. Hinawakan ng diwata ang kanyang mga paa at nagkaroon siya ng sapatos na gawa sa kristal. "Wow! Napakaganda naman ang damit na ito, diwata! Ngunit, paano ako pupunta sa sayawan?" Nakakita ng 6 na maliit na daga na malapit sa kalabasa ang diwata. Hinawakan niya ito at sinabing, "Pipiti-papiti-boop!" Biglang naging 4 at itim na kabayo at 2 tao ang mga ito. Naging sasakyan naman ang kalabasa. Natuwa ng lubos si Cinderella at pumunta na sa pasayawan na hila ng 6 na itim na kabayo. Bago sila umalis, sinabi ng diwata na, "Cinderella, kailangan ninyong makauwi bago sumapit ang ating gabi." "Pangako, maraming salamat sa ginawa ninyo, diwata." Nang nakarating na si Cinderella sa palasyo, lahat ng tao napatingin sa kagandahan ni Cinderella. Ngunit walang nakakilala sa kanya. Kahit ang kanyang tiyahin at kinakapatid ay hindi siya nakilala sa ganda ng kanyang suot na damit at sapatos. Nakita rin ito ng napakagwapong prinsipe at napamahal ito kay Cinderella ng agad-agad. Nilapitan niya ito at tinanong, "Gusto mo bang sumayaw?" "Oo, buong gabi silang 2 ay sumayaw at walang kahit sino ang nakakilala sa napakagandang mananayaw na ito.
Napakasaya ni Cinderella na nakasayaw niya ang prinsipe at muntik na niya makalimutan ang sinabi ng diwata. Sa huling sandali, ito ay kanyang naalala at nagmadali pa uwi. Nako, kailangan ko nang umalis. Sabi niya at dali-daling umalis sa palasyo. Isa sa kanyang mga sapatos ay nalaglag pero hindi ito binalikan ni Cinderella. Nakauwi na siya bago pa man sumapit ang hating gabi. Ang kanyang sasakyan ay naging kalabasa muli. Ang mga kabayo naging daga at ang kanyang napakagandang damit ay naging basahan. Lumipas ang ilang saglit at nakauwi na rin ang kanyang tiyahin at mga kinakapatid. Pinag-uusapan nila ang napakagandang babae na kasayaw ng prinsipe buong gabi. Napamahal ang prinsipe kay Cinderella at gusto niyang makilala kung sino itong nakasayaw niya na sobrang ganda. Ngunit kahit ngalan niya ay hindi niya alam. Nakita niya ang sapatos na gawa sa krist na nalaglag sa paa ni Cinderella nang ito ay papauwi. Hahanapin ko siya at kung sino man ang makasuot nitong sapatos na ito ay aking pakakasalan. Himig ng prinsipe. Kinabukasan, pinuntahan ng prinsipe at ang kanyang mga alila ang lahat ng bahay sa kaharian. Gusto nilang makita ang nagmamay-ari ng sapatos na ito. Pumunta ang prinsipe sa bawat bahay ngunit hindi makita kung sino ang nagmamay-ari ng sapatos na ito. Dumating ang prinsipe sa bahay ng mga kinakapatid ni Cinderella at sinubukan nila ang sapatos na ito. Sinubukan nilang puwersahin na mapasok ang kanilang paa at nangamba ang alila ng prinsipe na baka masira ang sapatos. Samantala, ikinulong siya ng tiyahin ni Cinderella sa kwarto para hindi ito makita ng prinsipe. Umiyak si Cinderella dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kumanta ito para ibsan ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa ibaba ay narinig ng prinsipe ang magandang pagkantang ito. Nagtanong ang prinsipe kung mayroon pa bang babae sa tahanan na iyon. Sinubukan na paalisin ang tiyahin ng prinsipe ngunit iniutos ng prinsipe sa kanyang mga kawal na akyatin ang hagdanan at tignan ito. Bumaba si Cinderella at sinubukan ang sapatos na dala ng prinsipe. Sakto ang sapatos sa paa ni Cinderella at nakilala ng prinsipe si Cinderella. Natuwa siya na nakita niya ang kanyang minamahal. Cinderella, maari ba ikaw ang aking maging reyna? Ikaw ay napakabait at pasensyoso at siya na kayang sumailalim sa kawalan ng katarungan ng mapagkumbaba. Siya ay marunong maghari ng may katarungan. Oo, aking prinsipe. Kaya ikinasal si Cinderella sa prinsipe at namuhay sila ng mapayapa at masaya. Pinatawad niya ang kanyang mga kinakapatid at tiyahin. Naging mabuting reyna si Cinderella at minahal niya ang kanyang mga alagad. Moral, maging matapang at mabait.